Hello mga ka-Pixie, welcome back to our channel. Welcome to another general reading episode natin dito sa Pinoy Pixie Tarot. Ito ang ating daily tarot kapalaran para ngayon July 10 mga ka-Pixie para sa lahat ng zodiac signs. Ito yung general reading lang guys, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Ito yung oracle deck na gagamitin natin for today mga ka-Pixie. I-shuffle natin siya, tapos bubunod tayo ng isang card. Bawat isang zodiac sign para sa inyong daily message. Mag-start tayo sa Capricorn, mga ka-Pixie. Ang mensahe na ito ay para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Lucky numbers for Capricorn, mga ka-Pixie, for today ay 907. 907, mga ka-Pixie. Lucky numbers for Capricorn ay 907. Mother Earth, Goddess Mawu para sa saktong-sakto sa mga Earth signs, no? Dahil kayo ay isang Earth sign energy, Capricorn, no? You are called upon to help with environmentalism. So, ito mga ka-Pixie, no? This time, ang energy nyo ay fin-focus sa nature, no? Sa environment. Sinasabihan kayo ng mga gabay nyo na it's about time na bigyan natin ng pansin yung ating kapaligiran, mga ka-Pixie, no? Yes, since lahat tayo ay dito nakatira sa mundo, syempre tahanan natin ito. Wala namang ibang mag-aasikaso nito at mag-iintindi kundi tayo din. So, in whatever way or in whichever way you can, Capricorn, no, mas maganda na bigyan nyo ng panahon kung may oras kayo yung pag-aaruga sa nature. So, ang pinaka-best example nito is yung mga plantita natin, mga ka-Pixie, no. Kasi, di ba, yung hobby nila, hobby lang yon, pero in a way, nakakatulong din sila sa nature, di ba? Pero kahit hindi kayo plantito, mga ka-Pixie, pwede pa rin kayo makatulong sa kalikasan. Like, yung simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lugar, mga ka-Pixie, okay? That's definitely a help, no? Like I said, in our own little ways, mga ka-Pixie, sa kahit anong pamamaraan na kaya nyong gawin para makatulong kayo sa environment, inang kalikasan, gawin natin mga ka-Pixie, okay? Yung mga pag-recycle ng mga basura, yung mga pag-conserve ng tubig, ganyan, kuryente. So, yeah, whichever way you can, mga ka-Pixie, help our Mother Earth, okay? Alright, so yan ang mensahe para sa'yo, Capricorn. Yung susunod nating message, guys, is para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Aquarius ay 279, mga ka-Pixie, 279 para sa Aquarius. Para sa Aquarius, we have Goddess Dana, High Priestess, mga ka-Pixie. You have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching. Kahit hindi spiritual, mga ka-Pixie, no? As long as gamitin nyo or matuto kayo mag-share ng mga kaalaman nyo sa ibang tao in a way that they can, that you can help them, no? So, may mga karunungan tayo, kaalaman tayo, mga ka-Pixie, na pwedeng makatulong sa ibang tao, di ba? So, spread nyo yun, mga ka-Pixie, wag nyong ipagkaito yun sa ibang tao. The same way na natutunan nyo siya, maganda na ini-spread din natin yun, sinishare din natin sa ibang tao, kasi maaari din yung magdala ng blessing sa kanila, mga ka-Pixie. Especially kung kayo ay na-bless na, napagpala na, di ba? Maganda din na i-share natin yan sa ibang tao para ma-bless din sila. So, for example, online seller ka, tapos kumita ka, i-share mo yung best practices mo sa ibang tao para sila din is matuto. So, like for example, yung sa akin, sample lang guys ha, since ako ay isang YouTuber, ako ay isang member ng YouTube Creator Camp, kasi naimbitahan kami ni YouTube, no, na nagkaroon kami ng online event. So, may mga co-creators ako doon ng mga YouTubers din. So, tapos meron kaming community, Facebook community, ganyan. And then, doon ko sinishare yung mga best practices
that help my channel grow. So, kayo din mga kapiksi, in your own little way, mga kapiksi, tumulong din kayo, magbigay kayo ng mga impormasyon, kaalaman sa ibang tao na maaari ding makatulong sa kanila. Okay? So, wag ipagdamot yan, guys, no? Alright, so yan ang mensahe para sa inyo, Aquarius. Yung susunod nating mensahe, mga kapiksi, is para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. For Pisces, ang lucky numbers for today ay 425, mga kapiksi. 425 para sa Pisces. We have Goddess Ostara, mga kapiksi, fertility. For some of you, this is a birth of something new, guys. It is the perfect time for you to start new projects, access new ideas, and give birth to new conditions. So, like I said, no, guys, these are, for some of you, Pisces, no, maaaring may mga bagong opportunities, bagong ideas, bagong kaalaman na maaari kang i-explore na magdadala ng pagkaunlad ng iyong kabuhayan. For some of you guys, literal, no, na maaring magkaroon kayo ng pagbubuntis or balita ng pagbubuntis. Mga kapiksi, alam nyo naman, child is a blessing, diba? So, yan yung pinaka magandang blessing sa buhay natin, yung pagkakaroon ng mga anak. So, for some of you guys, literal, no, na maaaring magkaroon kayo ng good news regarding pregnancy. But then again, mga kapiksi, for some Pisces, no, this is a birth of new condition. So, mga bagong simula ito. Bagong pag-asa, bagong pagkakataon, mga kapiksi. So, i-explore nyo to, guys, no? Pag may mga brand new opportunities na dumadating sa inyo, maganda na ine-explore natin, guys, bago natin i-decline or i-reject yung mga offers. Pag-aralan natin mabuti kasi baka mamaya nandun na pala yung swerte natin, okay? Alright, so yan ang mensahe para sa inyo, Pisces. Yung susunod nating message, guys, is para sa Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Lucky numbers for Aries ay 133, mga kapiksi, 133. Alright, so for Aries, mga kapiksi, leap of faith, huwag matakot, mga kapiksi, the universe has your back, so huwag kayong matakot na sumugal, hindi yung sugal na literal na sugal, guys, ibig sabihin, mag-take ng challenge, take up a new challenge in your life, mga kapiksi, take a risk and put your heart's true desire into action, kung ano yung mga gusto natin gawin sa buhay natin. Huwag kayong matakot kahit na hindi enough yung experience nyo or kahit wala kayong backer, ganyan. The universe will always assist you. Your guides are always there to help you and protect you, mga kapiksi. As long as na sumasampalataya ka, confident sa sarili, mga kapiksi, very, very important. Kasi kung hindi ka maniniwala sa sarili mo, sino pa ang maniniwala sa iyo, 'di ba? So always believe that you can, okay? You can. You can be, do, have anything that you want in your reality, mga kapiksi. As long as you put your mind to it, guys, no? So, meron tayong exclusive membership program, guys, dito sa ating YouTube channel. Kung gusto nyo mag-join, mag-join kayo para matuto kayo ng tamang konsepto ng pagmamanifest, okay? But yeah, mga kapiksi, huwag matakot na sumugal sa mga bagong adventure sa buhay. Eh, baka mamaya, no? Nandun na pala yung susi ng pagyaman mo, okay? Alright, so yan ang mensahe para sa'yo, Aries. Yung susunod nating message, guys, is para sa Taurus, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Lucky numbers for Taurus, mga kapiksi, ay 388. 388, mga kapiksi, for Taurus.
planet for Taurus, mga ka-pixie, this is Goddess Athena, inner wisdom, guys. You know what to do. Alam mo na yung gagawin mo, ka-pixie. Trust your inner wisdom and take appropriate action without delay. So, kung meron kang naiisip na action na gusto mong gawin, do so, mga ka-pixie. Alam mo na yung gagawin mo, no? Huwag mag-ilimit yung sarili mo. Huwag kang magduda sa sarili mo. Be confident, mga ka-pixie, no? And always remember that the universe has your back, mga ka-pixie. Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Minsan, namimiss natin yung timing, eh, no? Kasi antay tayo ng antay ng perfect timing. There's no such thing as perfect timing, mga ka-pixie, no? It happens, sinasabi lang natin na perfect yung timing if we are already aligned energetically with our desires. Yun yung sinasabing perfect timing kasi makikita mo na yung resulta ng mga minamanifest mo sa buhay, okay, what you are attracting to your life, guys. Pero you can never say when it is, mga ka-pixie, no? So every day is a brand new day. Every day is a perfect timing for you, mga ka-pixie. Huwag mo nang ipagpabukas pa yung mga bagay na nais mong gawin ngayon, okay? So kilos-kilos, guys. Alright, so yun ang mensahe para sa iyo, Taurus. Yung next message natin, guys, is para sa Gemini, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Lucky numbers for Gemini ay 484, mga ka-pixie, 484. Bodies of water for Gemini, mga ka-pixie, spend some time near water such as a lake, river, or the ocean to recharge your batteries and to cleanse as well, mga ka-pixie. So, sinasabihan tayo, mga ka-pixie, no, na kung malapit ka sa mga tubig, dagat, or may mga pagkakataon na tumabi ka sa mga anyong dagat, tubig, dagat, mga ka-pixie, anyong tubig. Do so, mga ka-pixie, kasi ang nature, no, that's a very, very good way for us to recharge, to cleanse and to recharge our energies, mga ka-pixie. So, ibig sabihin nito, baka napapagod ka na, baka nadideplete na yung energy mo and kailangan mong mag-recharge, parang cellphone lang, guys, diba? Nalulobat, kaya dapat isaksak para ma-recharge. So, the best place for you to go is to go near bodies of water. Like I said, no, yung mga anyong tubig, no, kung malapit kayo sa lugar nyo, kung may mga ganyang mga lugar, no, or kung may mga time or panahon kayo na magbakasyon and pumunta sa mga ganyan, vitamin C nga yung tawag nila doon, SEA, diba? Do so, makakatulong yan para mag-cleanse kayo and ma-recharge yung energies nyo. Pero for some of you na imposible, mga ka-pixie, don't worry, no, you can use the power of your mind, mga ka-pixie, no, using your imagination, visualize na nandun ka sa anyong tubig and nakalublub ka, imagine, smell, use your five senses, no, the effect is the same, mga ka-pixie, alright, the effect is the same, okay, so yan ang mensahe para sa iyo, Gemini. Yung susunod natin message, guys, is para sa Cancer, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Cancer ay 154, mga ka-pixie. So, for Cancer, ito ang mensahe para sa inyo, guys. Wow! Ito si Goddess Ator. Receptivity, guys, no? Pag sinabing receptivity, open to receiving, ready to receive, okay? Allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy, and ability to give to others. So, guys, no? Pag sinabing receptive state, no? Handa na, ready na sa mga blessings ni universe sa atin, okay? And kapag ready na kayo, guys, doon nyo na
doon na yan pumapasok sa inyo, doon nyo na na-attract yung mga blessings sa buhay nyo. So, Kapixie, paano ko ba ilalagay yung state, yung sarili ko sa receptive state? Gratitude, mga Kapixie, okay? Pagpapasalamat. Every single day, every single time, every single hour, always say thank you, always be grateful for all the things, sa lahat ng blessings, maliit man or malaki. Humihinga ka pa, magpasalamat ka kasi buhay ka pa, diba? May damit ka pa, magpasalamat ka kasi hindi ka pa nilalamin, diba? So, yung mga ganun, little things, no, that that you need to be grateful for. Mga Kapixie, the more na nagsasabi ka ng thank you, the more na pinapakita mo sa universe yung appreciation mo sa lahat ng blessings, the more na nilalagay mo yung sarili mo sa receptive state, and the more na papasok at papasok yung blessing sa buhay nyo, okay? So, kung minamalas kayo, mga Kapixie, shift nyo yung inyong perspective sa ganitong klaseng state para eventually mawala yung mga blockages nyo and maging swerte kayo and pumasok yung mga blessing sa buhay nyo, okay? Pwede rin kayo makinig, guys, sa mga pampaswerte subliminal natin sa ating channel, okay? Alright. So, yan ang message for you, Cancer. Yung susunod nating message is for Leo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Leo ay 483, mga Kapixie, 483 para sa mga Leo. We have Goddess Isis for past life energy. Mga Kapixie, this situation involves your past life memories or yung mga recent past situation, mga Kapixie. So, maaaring yung sitwasyon na pinagdadaanan nyo, guys, which is totoo naman, lahat ng pinagdadaanan natin ngayon is resulta ng ating past dominant thoughts, mga Kapixie. Okay, past na siya, so there's no point in reacting, especially kung violent reaction, no? Kasi yung nakikita natin sa ating 3D world right now or sa physical reality right now, ano pa siya, guys? Resulta pa siya ng mga past thoughts, no? Okay? So, reacting will definitely not help, especially kung negative yung nangyayari sa inyo, okay? Instead, kung gusto nyong mabago yung inyong future, mga Kapixie, dapat mag-focus kayo sa magagandang thoughts sa yung present moment, mga Kapixie. For some of you guys, no, if you are feeling na may mga negative na nangyayari sa inyo right now, acceptance, no? Kailangan nyo ng acceptance. You have to accept na kayo yung naglagay ng sarili nyo sa ganyang sitwasyon. Excuse me. So, masabit yung boses ko kasi ang dami ko nung binivideo. Ayun, so, you have to accept na ikaw yung responsible sa buhay mo and ikaw din yung makakapagbago ng tadhana mo, mga Kapixie. Okay, so, ask for forgiveness from above and learn to forgive yourself as well and forgive others na nagkasala sa inyo para mawala yung mga resentment, mga Kapixie, and makamove forward kayo towards a happy and harmonious relationship, not just with anybody pero sa sarili mo din. Okay? Alright, so yan yung mensahe para sa'yo, Leo. Yung susunod nating message, guys, is para sa Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Lucky numbers for Virgo ay 474, mga Kapixie, 474. Goddess Pele, para sa Virgo, mga Kapixie, divine passion. Be honest with yourself. What is your heart's true desire? Dito magsisimula yan, guys. Ito yung starting point nyo, no? Alamin nyo kung ano yung gusto nyo. For some of you, baka nagkakaroon pa kayo ng indecisiveness. Ibig sabihin, nalilito pa kayo, kaya dumating itong energy na to sa inyo. Parang ina-advise kayo, guys, ni universe na mag-decide kayo kung ano yung gusto nyo mangyari sa buhay nyo, and then from then on, diba, tsaka kayo magplano, mas magiging magkakaroon kayo ng inspired action, mga Kapixie.
inspired action, motivation kapag ka gusto niyo yung ginagawa niyo, 'di ba? And the more na mas gusto niyo yung ginagawa niyo, the more na mas malaki yung chance na maging successful kayo kasi nga gusto niyo yung ginagawa niyo, no? Pag gusto natin yung ginagawa natin, hindi tayo napapagod, eh, 'di ba? Hindi tayo napapagod. Isipin nyo, pagka may mga trabaho kayo, tapos ayaw nyo yung trabaho nyo, di ba? Parang tamad na tamad kayong pumasok sa trabaho. Kailangan nyo lang pumasok dahil kailangan nyo ng sweldo, di ba? Pero pag gusto nyo yung ginagawa nyo, kahit maliit yung sahod sa trabaho, di ba? Pasok pa rin kayo ng pasok kasi na-enjoy nyo. So, look for your heart's desire, mga kapixie. And then, just be honest with yourself, okay? Again, you can be, do, have anything that you want in your reality. Alright? So, yung next na message natin, guys, is para sa Libra. Okay. Para sa Libra, mga kapiksi, ang ating lucky numbers ay 5, 6, 8. 5, 6, 8 lucky numbers for Libra para ngayong araw. So, para sa mga Pisces, mga kapiksi, no? We have Goddess said na, sorry, bakit ko na sabi yung Pisces? Baka meron kayong Pisces sa ano nyo, natal chart nyo, ha? Pero ito yung para sa Libra. Goddess said na, infinite supply, you are supplied for today and all of your tomorrows. Drop your worries, mga kapiksi, kasi this is the universe telling you, confirming you, validating na huwag kang mag-alala, no? We have you, no? Kaming bahala sa iyo. Resources coming to you, mga kapiksi. Yung supply. We have unlimited supply of resources from the universe, mga kapiksi. Ang kailangan lang natin is i-align natin yung sarili natin para pumasok yung blessings. And paano nga yun, guys? Gratitude, okay? Siyempre, no? Kailangan nyo rin magsipag, magsikap at kumilos, mga kapiksi. Pero kapag ka kayo ay nagpapasalamat, doon nyo mapapansin na may mga unexpected blessings na papasok sa inyo from all sources of life, mga kapiksi. That is the universe, no? Letting you know na okay, we've got you, mga kapiksi, dahil masipag ka, dahil palagi ka nagpapasalamat, eto, bibigyan ka namin ng bonus. Guys, no, akala nyo himala yon, no, yung iba hindi makapaniwala, may mga blessings na pumapasok sa kanila from any sources because that is the world we live in, mga kapiksi, that is the universe we live in, okay? Lahat tayo may infinite supply of resources. Ang kailangan lang natin is ilagay yung sarili natin into receptive state and make such effort para makita ni universe na okay, worthy itong tao na to, so ibigyan natin siya ng bonus. Ito yung blessings para sa'yo. Okay? So, ganun mga kapiksi. Alright? Yeah. So, hindi po kailangan talaga mag-worry about money. Alright, so yung next na message natin is para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang mensahe para sa Scorpio, lucky numbers for Scorpio ay 841. 841 para sa Scorpio, mga kapiks. Okay. Okay, mga kapiksi, we have Goddess Nemetona, magandang mensahe for Scorpio, sacred space, mga kapiksi, create an altar or visit a power place to connect with the divine. So, this is the universe telling you or the spirits telling you na bigyan nyo naman sila ng pansin, mga kapiksi, okay, spiritual connection. Minsan, hindi na ito na gagawa ng mga tao kasi sobrang busy sila, sobrang abala sila sa pamumuhay nila, hindi na nila natitake for granted na guys yung ating spiritual connection or spiritual time
with the spirits, with the universe. So guys, no, kung mayroong kayong pagkakataon na mag-create ng altar sa bahay nyo, mas maganda para mayroon talagang dedicated space for you na for prayers, ganyan. Pero kung hindi naman guys, that's fine, okay lang yun, huwag kayong masyadong mapraning, diba? Lahat tayo, yung iba sa atin, lahat tayo guys, walang available na ganyan minsan. So kahit na sa sarili mong kwarto, you can just simply give, I don't know, few minutes of your time to pray, mga kapiksi, no? Magpasalamat sa divine, magpasalamat sa mga spirit guides, magpasalamat sa kanila for always helping us, no? Yun yung importante, no? Yung pagdadasal, okay? Yung sense ng pagdadasal, okay? So, talk to them, give thanks, give your gratitude to them, and ask for their help and protection always, okay? Alright, so yan ang mensahe para sa inyo, Scorpio. And then, yung last message na natin, guys, is para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang lucky numbers for Sagittarius ay 116, mga kapitsi, 116. Goddess Kylie, endings and beginnings. Wow, napakaganda. The old must be released so that the new can enter, mga kapiksi. So this is the universe telling you, mga kapiksi, na matatapos na yung isang cycle ng buhay mo and bibigyan ka ng panibagong cycle sa buhay mo, panibagong chapter. So kung kayo ay nagdadanas sa mga pighati, pagsubok, mga sitwasyon na hindi ka nais, mga kapiksi, huwag kayo mag-alala kasi patapos na siya or matatapos na siya, guys, no? And this time around, panibagong adventure na naman, panibagong cycle naman. So transformation ito, mga kapiksi, pagbabago ito, embrace this, mga kapiksi, kasi this is the universe way of telling you na nakapasa ka, panibagong ano na nakapasa ka sa exam, so panibagong ano na tayo, panibagong review, panibagong lessons, tapos itetest ko ulit namin sa susunod, okay? So ganun yun, mga kapiksi, isipin nyo na lang na para lang tayong nasa eskwelahan pagkatapos ng mahaba-habang review, mahabang exam, diba? Regardless of the result, panibagong ano na naman, panibagong period, ganyan, periodical period, periodical period, tama ba yun? Panibagong period, okay? So, yeah, embrace nyo ito, mga kapiksi, okay? Alright. So, yan ang overall reading para sa ating episode for today, mga kapiksi. Let me know, guys, if nakaresonate sa mga messages nyo. Mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video for energy exchange. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you, mga kapitsi. Have a nice day. Bye-bye.